What's up guys? Magandang araw sa inyo guys. Mayroon tayong gagawing amplifier guys, Miki, ang kanyang brand. So hindi man sinabi ni may-ari guys kung anong sira niya. Sabi sa nagdala, i-check na lang daw na muna, tapos ano na lang, i-update na lang siya kung ano yung mga sira at kung magkano. So testing natin guys. A few moments later. Hello guys, balikan natin tong Miki amplifier. Ano siya? So may problema yung kabilang channel guys. Tinanggal ko yung kanyang output o yung transistor, power transistor, ayan. So ito okay naman siya. Itong kabila ang shorted. So may problema rin siguro yung driver nito guys. Yan, mga ano nito, mga switching transistor. At yung driver nga pala guys, ayan. Yung dalawa, yung NPN saka PNP shorted. So ito na yung siya, oh. Ano ko na siya, tinanggal ko na, shorted siya. So chinecheck ko pa yung ano, chinecheck ko pa yung mga switching. So di ko pa tapos i-check guys. So mamaya itutuloy na pag troubleshoot ko at sesayin ko muna yung mga switching, tapos balikan na lang natin guys. Focus ko muna. So ayan guys, ito yung nakita kong sira. Yung ayan, oh, yung D669 tsaka yung 649. So ito yung siya guys, yung mga sira dito. Ayan. Tapos yung C9014, yun din yung siya yun guys, tsaka yung isang mylar. Ayan. Ito na kita ko, putol na rin yung paa niya. Ayan, nilawang yung tinatang ko na rin. Tsaka ayan, bali ito guys, yung sira niya, yung driver tsaka yung ito, yung power transistor niya. Ayan guys, dalawa na yan. Tinanggal ko na sa oh, nilawagan ko yung tornilyo. So ang papalit natin guys, ito na siya. Prepare ko na. So ayan, ito yung papalit natin, C669. So ayan, D669 tsaka B649. Tapos siyempre yung 9014. Lang sila mag-focus. Ayan. Tapos ang nagamitin kong ano guys, ang transistor, ito na lang, 2SC2626. So ito mataas ang voltahe na ito guys. So ito pwede itong pang regulator. So matibay ito. Saka yung kasi ang original nya guys nakalagay NT410F. So yun yung dating transistor na guys. So pwede naman to guys, pwede naman to. Malalagay nga lang pala tayo ng ano, mica para sa likod kasi bakal kasi yung collector nito. So kailangan natin ng mica. Ayan, so ito yung pang replace natin, mas matibay pa ito guys. So ayan, nakabit ko muna guys, tapos i-ano natin mamaya kung okay na. Tapos ko muna. A few moments later. So ayan siya guys, ready for testing na guys. Ito na siya, nabit ko na. Ayan. At okay na rin yung biasing niya guys. Naka ready na siya. Tingnan natin kung magre-relay o ma-switch on yung kanyang speaker protect. Kasi pagka hindi siya nag-switch on guys yung protect, ibig sabihin mayroon pa siyang problema sa main amp guys, na sinaksak ko na. I-on natin.
So, pakinggan nyo na lang guys yung relay ito. Ito relay na ito guys. Tingnan natin kung mag-click. Ayan, nakasaksak na yan guys. At yan eh. Yun. Yun. Ano siya guys, nag-click na siya. So, ibig sabihin, okay na yung main amp natin. So, yan, signal na lang yung nihintay niya. Ayan. So, ito na siya guys. Meron pala akong babaguhin dito guys na wiring. So, ito yung button niya, master button. So, kasi itong equalizer niya guys, ito, itong equalizer na ito, ay ano, sira na rin yung mga slide niya. Sira na yung mga slide na ito. So, sabi ko sa may-ari, ako hindi na magagawa yung sa equalizer kasi ano, mahal yung slide nito guys, nasa 40 to 50 yata ang isa, yung isang pirasong ganyan. So mapapamahal na siya pagka gagawin pa ito, tsaka iwan ko lang kung may nabibili o may available na sa ngayon yung ganito mga slide. So sabi ko, i-disable na lang natin yung equalizer kasi medyo mahal na ang mga damage nito kako. So, kaya ang gagawin natin ngayon, i-disable natin yung equalizer. Ito yung kanyang ano guys. So, pakikita ko lang guys yung connection niya. So kanina ni-trace ko na kung saan yung input ng equalizer. So yung input ng equalizer guys, ito yun siya. Pinutol ko dito, galing dito. So ito guys, oh. Pinutol ko ito, galing siya dito. Ito yung input ng equalizer guys. So ito na yan siya, oh. Pinutol ko dito. Ito yung input ng equalizer. So kinat ko siya kasi yung out ng tone control dito, yung out ng tone control dito sa ilalim banda, yung sa music, ay yun na lang papaganahin. Bali guys, mayroon naman siyang low, mid, high, tapos balance, tapos yung volume. So ito na lang papaganahin natin na tone control. So di nagagana yung equalizer. So yung out noon guys, out noon, ito na siya. Ito yung out ng main tone control papunta sa equalizer. So i-disable na natin tong output ng equalizer guys. Ito naman yung output pala. So yung ito yung input, ito yung output na kung saan ay dadaan sa volume, tapos papunta na sa ito yung isang linya na ito, papunta na sa main amp. So ito na yan siya guys, oh. So input naman sa main amp. So ang gagawin natin, i-disable natin yung output ng EQ. So i-hang na lang natin ito. Yan, nakahang na lang yan. Ngayon, yung output ng tone control, ito siya guys, yung kinat ko kanina, yun na lang po, yun na lang yung i-input natin dito sa may volume. So wala na yung equalizer guys. So magagaling ng tone control yung signal, papunta na sa main volume. Main volume, ayan dyan. Tapos, siyempre, i-out niya na. Papunta na sa main amp. So, yun na yung magiging, ano guys, magiging scenario. Kasi, dinisable din natin yung, ano, yung equalizer. So, ayun guys, ihihinang ko muna ito. Tapos, yun, i-ano natin, isa-sound check na natin.
connection natin guys. Titesting na natin. Ayan, siyempre maglalagay tayo ng input signal. Lagay natin yung input signal sa input B. So, siyempre mag-select tayo dito sa input selector guys. Ayan dito. Input B. Input B daw ay nasa nakalubog. So ayan, nakalubog na siya. Nagyan ko na ng connection. So ayan, meron na tayong input. May nag-speaker na. So check natin kung may ano, may music. So ayan, since naka-select na tayo dito, possible volume lang natin ng ano. So ayan, number 5. Sa kumbaga sarilo ay alas 12. So lahat yan guys, naka alas 12 siya. So yung master volume, yun guys, yung master volume. So ito na lang ibabulin natin, tingnan natin kung magsasound. So ayan, kaya lang wala nga pa siya guys, wala pa siyang speaker out. So try nga natin sa kabilang channel. So dito tayo naglagay kanina sa speaker A, left channel. So wala siya sa left channel. So try natin sa speaker B na right channel. Saan ba yung right channel? So guys, ito dito sa isang network side. So din, try natin sa right channel. So baba na lang. Sira na rin kasi guys yung ano niya, yung ikutan o yung binding post niya. So ayan, try natin yung ground pala guys, isa lang naman ang connection niyan, kaya kaya natin ilipat yung ground niya. So yung passive ano na lang line yung ilipat natin. So ayan, check natin guys volume na natin. So wala pa rin siya guys, wala pa rin signal guys. So try nga natin ano guys dito muna. Troubleshoot pa natin yung second control. Mukhang may problema pa tayong tone control ito sa ilalim. So bago yun, check natin yung ano guys, yung main amp kung may kung okay na. So ito isa rin po guys sa tip kung paano mo sa matrace o kung paano mo malaman yung main amp mo kung gumagana o kung ready na siya para sa o para mag sound o para mag process ng sound signal. So tatanggalin lang natin ngayon guys. Okay, kahit hindi na pala, sundutin lang natin yung ano guys, yung input ng amplifier dito. Sundutin lang natin yung mga yung inductive materials o yung yung mga materials na bakal or metal. So yung basta yung inductive materials guys, katulad nito. Ayan, pwede ito. Sundutin natin. So doon muna tayo sa right channel. Kung malaman nyo guys kung may okay yung main amp dahil dito, sundutin lang natin yung ano nya, input. Ayan siya guys, maririnig nyo may signal sa speaker. Ayan, ayan. Yun yung right side guys, yung left. Tignan natin kung mayroon din. So yun lang guys, isusunitin mo lang siya para malaman mo kung good na yung amplifier. Ayan, tignan natin yung left channel. Ayan, ayan, okay na rin siya guys. So ibig sabihin, okay na yung main amp mo, ang problema na lang yung signal. So kakalasin ko muna ito guys kasi ito troubleshoot pa natin yung tone control, yung pinakailalim na board na ito. So malamang mayroon pa siyang problema dyan.
So, guys, alasin ko muna. So, ito na yung kanyang board, guys. So try muna natin palang ano, sukatan ng ano, guys, ng supply. Ayan ang importante, yung siyempre bago mag function yung ating circuit, siyempre dapat may supply. So tingnan natin kung may supply siya, guys, na ano, ang supply nito ay 8 to ano, to 12 volts positive saka negative. Ito, itong tatlong ano na ito, tatlong terminal. So nang wabaybayin mo siya, galing sa doon sa mainboard natin. So yan, susukatan natin ito, guys, kung mayroon siyang 12 volts. Kasi may nakalagay naman na sa kanyang board, guys, eh. 12 volts siyang ano niya. Tapos yan, susukatan natin ito kung mayroong supply. Yan, so diretso na tayo dito sa ang gitna na ganyan, guys, ground. So tingnan natin kung may supply. Ayan, may 12 volts naman siya, guys, positive. Ang kabila, negative. Ayan, so okay naman siya, may supply. So sa mga tawid, wala tayong problema sa supply. So ang susunod natin gagawin, guys, ay gumitan na naman natin ng ano, mag-signal tracing na naman tayo gamit ng aking cord na improvise. So gagamit na naman tayo ng extra amplifier para marinig natin yung ano, yung kung saan yung signal na nawawala. So yun, guys, isi-setup ko muna, papost ko muna. So yun, guys, ito na, nakasetup na. Pakita ko lang ulit, guys, yung ano natin, yung setup ng pag-signal, pang-signal tracing natin. Ayan, ito yung pang-sundot natin, guys. So yan, mayroon na siyang nakabang ng signal, guys, oh. Marinig nyo, mayroon na siyang ano, humming. Ayan, yun na yung gamit natin, guys, na extra amplifier. Ayun, yung dati natin ginagamit. Naalala nyo, guys, yung huli kong vlog at yung mga iba pa ko pang vlog, yan din yung ating ano, gamit. So ayan, ready na. So ayan, iwan ko na yung power amp. Iwan ko na yung amplifier. Tapos so ayan, umpisa muna tayo dun sa signal input natin, guys. Dito ayan natin kung mayroon. Ayan, mayroon. Pero yung mapansin nyo, guys, dito pala yung video nya, no? So ayan, hindi natin, huwag na natin patagalin kasi baka maka-copyright tayo. So ito, ulitin natin. Ayan, mayroon yung left tsaka right. Ayan, mayroon. So papunta na yan dito, guys, sa itong linya na ito. Ayan, papunta na yan sa dito. Ito, try muna natin dito sa pihi ang tumaan. Ayan, left tsaka right. Kahit pa paano ka rin, eh. So papunta na yan dito, guys, sa ano, yung input. Yan na yung input B. So dito na siya. Dito na siya, guys, sa magkakatabi na ito. Try natin kung meron. Ayan, meron. Ayan, meron. Tapos dadaan sa, guys, dun sa button na kulay orange ito. Siyempre dadaan siya dyan kasi yan yung selector, input selector natin. So ito na siya. Ayan, ito siya, guys. Ayan. Ayan. Pagtawid dito, siyempre dapat meron dito, guys. Problem. Pag nakabaon, ayan, nakabaon siya. Ayan, mayroon. Ang dabla. Ayan, mayroon din. Alapos, ito yung napapansin nyo, ito. Sa gitna, yan yung out. Tapos, lalabas naman siya. Ang kapastor na siya, guys. Ayan, 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 ayan,
So, yung kapasitor na electrolytic yan guys, na kapasitor. So, mayroon namang out. So, diretso yan doon. Mayroon namang out. So, diretso yan doon sa volume. Doon na siya. Ayun na. So, diretso. Tapos, dadaan siya ng balance pala muna. Ayun na mayroon. Ayan, mayroon. Mayroon. So, mag-i-input yan dito guys sa master volume. Dito. Itabi-tabi yan dito guys. Yan dito. So, nandito yung volume, balance, tsaka yung low, mid, high. So, balik natin. Balik natin. So, ito tayo sa input ng master volume. Ay, yung volume. Tapos yung out nung guys, yung gitna. Ayan. Dapat mayroon yan sa pagpinihit mo. Dapat mayroon. Hindi siya makita. Ayan. So, dun dito yung input niya guys. Galing dun sa balance. Yung dalawa. Tapos, dapat dito sa gitna, dapat mayroon yan kasi siya yung out niya. Ayun siya guys. Wala. Ayun. Wala siyang out. So, masa makatuwid. Ito yung problema guys. Yung volume. So ayan, dapat mag-out siya guys dito. Napapansin nyo itong linya na ito. Ayan, dito dapat meron yan siya. Ganun din yung kabila, punta dito. Papasok yan siya dun sa ano guys, sa OP amp natin o yung operational amplifier, yung C 4558. So ayan yung OP amp natin guys na IC. So ang gagawin natin guys, simple, palitan muna natin yung master volume o yung volume. Panamang yan yung problema niya. So ayan, subukan na natin guys. Ito natin ulit kung tatawid na yung signal dun sa output ng volume. So ayan, ipitin natin. So ulitin natin sa gitna. Ay sa input muna. Sir Eduardo Sarez. Ayan, mayroon. Kapatid, kabila, mayroon. Yung gitna, wala pa. So ipitin natin guys. Ayun, mayroon na. Kabila. Ayan, meron na rin. So, ibig sabihin, okay na guys, tumawid na siya. So, try natin dun sa babayin natin yung output. Tapos yung input naman, napuntang OPM. So, yan, meron. Meron. So, laking isa, kabila. So, yung isa, saan na ba yun? Dito? Ng so, dito? So, hindi pa rin alam? Lakas. So, yung ano guys, so, meron na siya papasok sa OPM. So, direkta na natin dun sa output guys, yung dito. Dito sa, ayan, dito guys, yung white socket na ito. Yan na yung papunta dun sa ano yun, sa mga master volume. Hininang ko kanina. So try natin kung mayroon dyan. So since naka-volume tayo dito, ikit na lang natin. So ayan, ikit na. So dapat mayroon yan dito guys. Kung okay yung kanyang circuit o kanyang ano, yung kanyang tone control. So try natin kung mayroon. Dapat mayroon na yan dito guys. So, ayun, mayroon. Wala. Thank you very much. Pagdasal natin. Ayun pa natin.
Papansin nyo guys, ano siya, malakas na kumpara dito sa input niya. Ayan, mahina pa siya. May pag out dun sa ano guys, pag out dun sa itong control. So ito na yun, itong ano na ito, itong terminal na ito. Ayan, malakas na. So ibig sabihin guys, yung signal o yung OP amp, pinalakas niya na, na-process niya na yung nasa dyan, papunta doon sa master volume, tapos galing master volume, input naman dito sa ano guys, itong terminal na ito, yung papunta naman sa main amp natin. So yun, diretso na natin dito guys sa ano, input naman ng amplifier. So dito na tayo mag-check kung may signal na, kasi kanina guys wala. At para malaman na rin natin kung gumagana yung master volume o yung ano guys, yung ito, yung master volume. So dito, pipitin natin dito kung mayroong ano, mayroong signal na. Tapalin muna natin yung speaker. So yun guys, yung right channel. Try natin kung meron. Ayan, meron. Meron na siya guys. Ang kabila. Ayan, meron na rin. So ayan guys. Na-trace ko na may mga problema na rin yung mga volume dito sa tone control natin. Hindi ko na lang tinuloy yung pag ano guys, pag trace, kasi baka makopyright tayo. Na-check ko na wala, ano, naglulos na rin yung treble o yung high, naglulos na rin siya. Tapos yung balance hindi na rin gumagana. So ano, palitan na lang natin ito lahat guys. Yung bali apat pa ang papalitan natin, pang lima yung volume. So yun, palitan ko muna guys. Titestin na natin guys. So set up na natin yun, lagyan natin ng speaker. Ayan, ito yung speaker, ano nya, speaker out. Tignan natin kung magkakasounds na, kasi okay na yung signal guys na galing tong control, galing dito sa tong control, tapos punta sa main amp, okay na siya. So tignan natin kung dagana yung amplifier at magkakaroon ng out dito sa speaker. Power on ko na guys. Ayun, nag-click na yung relay. Bulong natin sa master volume. Yan, mayroon na siya guys. Kaya lang, ngungo guys. Ngungo yung output niya. Distorted siya. Ayan. Try nga natin sa kabila. Kabilang channel o yung sa right channel. Yan. Mag-aanap ba na? Ah, dito guys, okay. Yung right channel, malalinis yung tunog. 30 AM. Ayan. So, ibig sabihin, may problema pala yung ano guys, yung left channel ng ating amplifier.
So, hindi mo palang problema. So, check muna natin pala guys yung ano, yung low, mid, high na volume. Kung gumagana na. So, volume ko muna. Ito yung master volume. Official YouTube. Ah, yung anong pala, yung volume niya. So, balance. Tignan natin. Gumagana. Yun, may gumagana na siya guys. Gumagana na siya. Tapos yung low. Rated PG. Yan. Patnubay at gabay ng yan, gamagana sa guys. Yung mid. Yan, okay. Gamagana guys. Yung high. Hirap sa pahinga. Bapabarado ng klema. Ilabas niyo yan sa tulong ng lagundi. May Glamex na mundi forte. Yan, gamagana guys. Okay na. So, wala na tayong problema sa itong control. May problema pa tayo sa main amp. Itrace pa natin guys kung ano. So ulitin nga natin pala guys yung tracing dito sa ano, sa input ng main amp. So gamitin na natin ulit yung ano guys, yung pang trace natin ito. Try natin kung yung signal niya ay ngungo o yung distorted dito sa input. So matitrace natin yung manggagaling sa tone control guys. Mag-check natin kung distorted yung signal na pumapasok dito. Kasi ang out niya kasi distorted eh. So, ibig sabihin, posible pa rin dito sa tone control ang problema o kaya sa main amp. So, para malaman natin, ihang ko muna ito guys. So, titingnan natin dito kung may, kung normal yung signal na nanggagaling dito sa tone control. So, try nga natin guys. Tingnan natin kung distorted yung signal. Ayun, naka-volume na yung master volume. So, try natin. Okay naman, nandito. Okay naman guys. So ibig sabihin guys, nandito yung problema sa main amp pa rin natin. So yun, ititrace ko muna guys, tapos ipopost ko muna. A few moments later. Hello guys. Yun, may nakaligtan para akong ano, resistor na 10 ohms. So yun, natrace ko siya guys. Oh, nakita ko yung problema. So siya guys, oh. Yun. Dito ko na lang nilagay kasi abala na doon sa ilalim eh. Hindi ko na siya masok-sok doon. So yun, testing natin ulit guys. Ayun natin kung mag-normal na yung kanyang sound. Yun, nag-relay na siya. So, pindutin natin yung selector ng selector ng input. Yan, bulo na natin. Yun. So yan, okay na guys, malinaw na. Yan. Kabila, okay natin. Yun, okay na rin. So yun, hindi natin try nga natin pala yung mic niya kung gumagana yung kanyang mic input. So try natin yung mic 1. Yung volume ng master niya guys, ito master volume ng mic. So bukod, tapos mayroon pa siyang volume dito. Try natin. Check.
wala pa siyang mic case. May isa siya pa ito sa problema. Check. Kanina tinetesting natin yung mic pero wala siyang reaction o walang sound. So mga volume lang pala guys yung ano pinalitan ko. So ano siya? Pito. Itong volume pa yung napalitan ko bukod dun sa baba kanina yung music. Yung po bukod dito yung sa baba. So nagpalit pa ako dito sa pangalawang hilera at saka matlo. So napapansin nyo guys yun yung mga mahaba, mahabang knob o yung pihitan. So yung napalitan ko. So ito, isa, dalawa, tatlo, apat, so, lima, anim, pito. So yun ang mga importante guys sa mic dahil yung ano niya mic volume ng mic 2, ayan mic 2, mic volume na sira. So natural hindi talaga mapapunction, hindi siya walang signal na lalabas papunta dun sa mic preamp, papunta dun sa music preamp kasi dadaan dito yan sa music preamp guys eh, yung mic. So ayun, napagana na natin, napalitan ko na yung 7 piraso. So ganun din yung ano guys, yung sa echo o yung sa effect. Ito guys, so itong hilera na to, yung pangalawa sa mula sa baba. So ito, napalitan ko rin yung repeat tsaka delay. Tapos yung low tsaka high. Low tsaka high. So yun, napalitan ko rin siya para matimpla mo yung ano yung signal o yung mga galing sa mic o yung singer o yung gumagamit ng mic, ditimpla mo yung low tsaka high niya. Tapos dito may ganoon din, may low mid high din, so may pangalawang hilera yung sa mic 2. Yan, at ditimpla mo rin yung low mid high niya. Hindi ko na pala ginawa yung ano guys, yung mic 1 at mic 3. Hindi ko na sa ginawa dahil mauubos yung volume control ko eh. Tsaka ano na, susubra na dun sa estimate ko na ano, sa customer. So ang palagay ko eh di nakakayanin ng ano ng budget. So yung estimate ko kasi ito guys, so yung napag-usapan namin ano presyo, ano hanggang dun lang yung hanggang dun lang yung pyesa na kaya kong palitan dun sa estimate ko. So itatanong ko yun sa kanya kung gagawin pa yung mic 1 and 3 kasi malamang mga volume din ang sira niyan. So ayun guys, hanggang dyan lang muna. Ipapaalap pa yung may-ari kung gagawin yung mic tsaka yung mic 1 at mic 3. So ayun guys, testing muna natin. Paparinig ko sa inyo na gumagana na yung mic. Ayan, andito. Press lang natin konti. So yun guys, napower on ko na. So yung siyempre guys, yung master volume. Ayan, yung master volume bubulim natin kasi yung, ito yung pinaka volume ng lahat guys, music at mic. So yung ano niya, master volume. Tapos syempre may mic volume din siya. Although kasama dito yung mic volume, yung kasama dito yung master volume ng mic dito sa master ng pinaka main master. So yun, kailangan din natin i-volume yung master volume ng mic. Tapos meron pa rin siyang mic volume pa rin dito, per channel o yung per mic 1 and 4 meron siyang kanya-kanyang volume din. So ito bali dalawa lang pala guys kasi magka series lang o magka parallel lang yung mic 1 and 3 ay isa lang yan siya. So ang ginawa ko yung mic 2 lang at saka mic 4. So yun lang yung gumagana sa ngayon guys na ano.
ito guys, oh. So mic 2 and 4 lang yung gumagana sa kanya, yun lang yung ginawa ko. So testing natin guys, buwan natin. So dito tayo sa mic 2. So siyempre may volume siya. Hey hey hey. So wala pa yan sa guys, kasi yung master volume, ayun yung master volume ng mic, naka 0 pa siya. So i-volume natin. Hey hey hey. Yan sa guys. Hey check. So sobra ang echo guys. So babawasan natin ang echo siyempre. So itong echo nya. Hey check. Hey hello. Ayun yung ano nya, yung delay o yung repeat malakas din. So babaan natin yung repeat. Andito yung repeat nya. Test check. Hey, yan. Hello check. Hey check. Hey. Check. Yan. So itong delay. Check. Hello sound. Hey. Hello. Hey check. Hey test. Hey. Voice check. Hey. Yan, okay na guys, templado na. Hey test. So kung gusto nyo ano guys, taasan yung mid or low. So ayan, ito lang yung control na guys. Hello son. Hey check. Hey son. Hey. Yan. Nabuwasan yung low frequency niya guys. Yan, so yung mid frequency ito siya. Hey check. Hey check. Hey, lagyan natin ng konting low. Hey check. So yung high, test, check. Yan. Hello sound. Hey check. Yan, okay na siya guys. So yung mayroon pa rin siyang low and high din dito sa second layer guys. Kung saan ito yung control ng echo. Hey check. Hey test. Yan, hey check. Mayroon pa rin siyang low frequency. Ito yung low and ito yung high. Hello sound. Hey check. Hey check. So yun guys, ang mapansin nyo, okay na yung ano, okay na yung reception ng mic nya. So itong mic 1 guys, wala siya. Hey. Tsaka mic 3, wala yan siya. Hey check, kasi nga naka-parallel yung mic 1 and 3. So isa lang yung volume nya guys, ito lang. Hindi ko na siyang ginawa guys, kasi yun nga, hindi na siya sasakto o saswak dun sa budget na pinag-usapan namin ng customer. So hanggang dyan na lang muna siya. So yun guys, ito hanggang dito lang muna yung aking video. Ayun, natakpan ko na lang siya. Nakabit ko na yung mga knob at tatakpan ko siya. So, ayun guys, kung meron kayong natutunan sa aking ano, sa aking tutorial sa ngayon or nagustuhan niyo yung aking video, ay ano, pa-comment na lang guys sa comment section sa baba. At paki-subscribe na rin guys para updated kayo sa aking mga susunod na video. So, ayun guys, salamat.